kinidnapan ang nagtulak pang mag-semen subalit nahulog sa bitag ng kasalanan. Saan hahanapin ang kalayaan? Kakambal ng semen, yung alak, tsaka babae. Ang alam ko pag kalayaan, malaya ang tao, malayang nakakakilos. Ang problema, hirap. Lalo na ang mahirap. Bahay namin ngayon, mga anak ko walang trabaho. Ang kabuuan ng kwentong yan, susunod na. Greetings to all our kababayans all over the world at sa ating mga OFWs. Kumusta kayo dyan? We are coming to your homes from this historic site of Emilio Aguinaldo right here in Kawit, Cavite. Kasama ko ngayon si Sonja Kalit. Salamat, Brother Peter. Thank you for having me. Sa araw pong ito, ginugunita natin ang 120 taon ng ating kasarinlan o kalayaan. Si Emilio Aguinaldo po ang nanguna sa isang revolusyon para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa pananakop ng mga Espanyol. Alam mo, Sonja, it was in this very balcony where the revolutionary leader waved the Philippine flag and declared Philippine independence. And that put an end to what Filipinos describe as 4 centuries of oppressive Spanish colonial rule. Before centuries, grabe buhay ang ibinuwis ng mga revolusyonaryong Pilipino upang makamit ang ating kalayaan. Makalipas ang 120 taon, tinatamasa ba natin ang kalayaang ipinaglaban ng mga revolusyonaryo? Panoorin ang report na ito. 120 taon na ang nakakaraan. Makikita pa rin ba sa ating mga puso ang tunay na pagpapahalaga sa kalayaang sinisimbolo ng ating bandila? Malaya na ba talaga tayo? Ang kalayaan daw ay ang pagkakataong makapagdesisyon para sa sarili, ang pagtamasa sa mga karapatan, ang pagkakataong makapaghanap buhay at gumawa ng mabuti. Pero hindi pa rin daw tayo lubos na malaya dahil mayroon pa rin mga pwesa na pumipigil sa pag-unlad at pagkakaisa natin bilang isang bansa, katulad ng isyu ng kahirapan, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at korupsyon. Ito mabuti, mahirap pa rin po ang buhay namin. Kasi wala ang bahay namin ngayon, mga anak ko walang trabaho. Kami, ako lang po nagtatrabaho. Ang alam ko pagkalayaan, tawag doon, malaya ang tao, malayang nakakakilos. Malaya naman, nakakakilos naman ang maayos. Ang problema, hirap, lalo na ang mahirap. Pero ang mayaman, parang ang tingin ko, lalo silang yumaman. Sa survey na isinagawa ng SWS noong 2017, lumabas na 10 milyong pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang mga sarili bilang mahirap. Pilipinas ang isa sa mga bansa sa Asia na may pinakamabilis na pag-unlad na umabot sa 6.8% na paglago sa ekonomiya noong first quarter ng taon. Subalit hindi ito nadarama ng mga nakararaming mahirap na Pilipino. Naglipana pa rin ang mga batang kalye na kung hindi man nanlilimos ay nagtitinda ng mga sigarilyo at iba't ibang chicherya. Marami pa rin mga kabataan ang hindi nakapagtatapos ng pag-aaral dahil sa kawalan. Kaya't ang kahirapan ay umiikot sa susunod na henerasyon ng pamilya. Para sa political scientist na si Professor Eva Atienza ng University of the Philippines, isang malaking usapin na sumusubok ngayon sa kalayaan ng Pilipinas ang malambot na paninindigan ng Administrasyong Duterte sa isyu ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Yung tapang niya sa mga sinasabing drug pushers at saka mga drug addicts at sinasabing mga kalaban niya at mga oposisyon sa loob ng bansa, hindi natin nakitaan ng katulad na tapang pagdating sa China na ngayon may empirical evidence tayo na nagpapatayo na talaga sila ng mga infrastructures, nandun na sila sa area na sinasabing dapat ang ating mga mangingisda ay malayang mangisda, natatakot yung ating mga tinatakot ang ating mga mangingisda. Tila nga daw tali ang kamay ng Pilipinas sa pagsusulong ng interes nito sa isyu ng pinag-aagawang teritoryo para sa political analyst na si Professor Roland Simbulan. So pinagbibigyan ni President Duterte siguro yan para in the hope na meron din tayong mga concessions na makukuha sa China, no? Lalo na para sa kanyang build, no? Lalo na loans kasi maraming tapos investments, tourism, etc. No? Ganun ang laro ni President Duterte evidently, no?
So kahit na nanalo na tayo sa The Hague ruling, no? Hindi natin ina-assert yung ating legal rights and sovereignty. Katulad ng ating mga bayani, ang bawat Pilipino sa modernong panahon ngayon ay dapat magkaroon din ng hindi matatawarang pag-ibig para sa bayan. Ang independence naman o ang kasarinlan o ang kalayaan pwedeng nasa atin pero pwede ring mawala sa atin. Responsibilidad ng mga mamamayan na ipaalala sa ating mga mambabatas at sa ating tagapagpatupad, lalong-lalo na ang presidente at ang iba pang mga heads ng bawat department na dapat ang nananaig ay ang kapakanan ng mamamayan. Ang pagbabago ngayon sa lipunan natin ay yung mas marami tayong Pilipino na aware, no? At organisado. Ang Araw ng Kalayaan ay hindi isang araw lamang na selebrasyon. Isinasabuhay ito at kung kinakailangan ay pinaninindigan at ipinaglalabang muli. Sa mga ganitong yugto ng ating lipunan na kung saan lantaran ang pagbira sa mga institusyon ng isang malayang bansa, sana tayo rin ay manindigan para isabuhay ang tunay na diwa ng kalayaan. So ang tanong, Brother Peter, tunay nga ba daw tayong malaya? Well, marami kasing ano, maraming bagay yung we can be imprisoned by so many things. Yes. In other words, so this one, by poverty, by the way the economy is running, mm-hmm. maski na ang taas-taas ng GDP, pero parang the ordinary Pinoy cannot feel mm-hmm. this success. If we are the fastest growing economy yeah. in Asia, parang hindi namin nafe-feel. Mm-mm. And when you talk about revolution, yes. What is it you're revolting about? What is it you want mm-hmm. done? And will that really satisfy you? That's and set right. you free? Yun ang tanong. Kasi diba? ang tunay na makakapag-set free sa atin, kung di ang Panginoong Jesus lang naman talaga, Amen. Sa lahat ng personal battles natin, siya lang naman na may tunay na victory, di ba? Tama yan. You know, there were many rebellions recorded in the Bible. Some were against God's chosen leaders that were doomed to fail. You know, the most popular of these were those staged against King David. Tama ka dyan, Brother Peter. While, you know, there are still other rebellions staged naman by good people against wicked and unjust actions of others. Ang kwento ni Queen Athalia na pinatalsik sa kanyang trono ay isa lamang dito at matatagpuan ang kanyang kwento sa 2 Kings chapter 11. That's right. Mm-hmm. She became queen by murdering all her rivals. Eliminate na itong rival para magsigurado siya maging queen. Kasama dun yung mga grandsons niya. Grabe naman, hindi ko ma-imagine yung Brother Peter, pinatay niya yung mga apo niya. Oh, yung desire for power. Power. You know, you would go to that extent. You know, whatever the intent, rebellion is against God's law. Mm-hmm. In fact, God's word in the book of Romans 13, verses 1 and 2, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God. And those in positions of authority have been placed there by God. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and they will be punished. Ayaw natin ng punishment, Brother Peter. Sumunod tayo sa ating governing Amen. Authorities. Sa ating mga estudyante at mga balikbayang bisita, narito ang isang makasaysayang lugar na dapat ninyong pasyalan. Panoorin ninyo ito. Ang Aguinaldo Shrine ang isa sa mga tampok na lugar dito sa Kawit, Cavite. Dito sa bahay ng unang naging pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo, idiniklara ang kalayaan ng bansa noong June 12, 1898. Ang mahalagang kaganapan sa kasaysayang ito ay nakatanim na sa puso ng 75 anyos na si Mang Vener. Noong 8 years old ako hanggang naging 22, lagi kami pag June 12, andito kami, nanonood kami ng parada. Dito ko nakita si President Garcia, Quirino, Macapagal. Kasi nga, yung lolo ko, kasamahan din sa pumaparada dyan sa celebration ng Independence Day noong panahon ni Aguinaldo, yung tiyatawag nila dito sa Kawit na 12 de Junyo. Nagsimulang maging caretaker dito si Mang Vener. Ito na ang kanyang naging pangalawang bahay, kaya't kabisado niya ang mga pasikot-sikot dito, kabilang na ang mga itinuturing na secret passage. Ngayon ay isa na siya sa mga volunteer tour guide. Hindi ko naramdaman yung 11 years na akong volunteer guide. At saka isa pa nga, talagang hinahanap ako ng mga bisita kapag ako nandito, ako nire-request nila. Kaya masaya sila, masaya rin ako.
Dito naman sa Maragondon, Cavite, matatanaw ang isang matandang simbahan na nagbigay papel sa kasaysayan ng bansa. Isinaayos at pinaganda na ang loob ng Our Lady of the Assumption Parish na 400 taon na ang tanda. Makikita sa loob ng simbahan ang isang silid kung saan ikinulong si Andres Bonifacio bago siya ipapatay noong 10 ng Mayo, 1897. Malapit sa simbahang iyon ang kinatitirikan ng isang bahay na naging saksi naman sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating republika. Sa lumang bahay na ito, isinagawa ang paglilitis kay Andres Bonifacio at sa kapatid niyang si Procopio. Hinatulan sila ng kamatayan dahil sa umano'y pag-aaklas laban sa resulta ng Tejeros Convention na nagpanalo kay Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng Pilipinas. Dito sa bundok Nagpatong, dumanak ang kanilang dugo matapos silang barilin alinsunod sa pasya ng hukumang militar. Tahimik at payapa ang paligid dito sa Bonifacio Shrine sa Maragondon. Mababakas sa mga pader nito ang mga alaala ng katapangang ipinamalas ng ating mga bayani. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas magmula ng makamit ng Pilipinas ang Kalayaan. Magbago man ang panahon, naway hindi pa rin mawala ang kabayanihan at hustisya na una nang ipinaglaban ng ating mga ninuno. Okay po din, Brother Peter, no? Kasi it's a good opportunity also for us Filipinos to learn more about our history. Tama, and it's also a fun place to go. Aside from being an enchanting place to visit, the Philippines has a rich and colorful history that will interest travelers. This is why I believe historical tours must be heavily promoted. Tama ka dyan, Brother Peter. Marami pa tayong itatampok na mga tourist spots dito sa mga susunod nating episodes. Samantala, sa susunod nating kwento, hindi naging hadlang kay Robinson ang kahirapan upang matamo ang pangarap. Nakalaya man siya sa kahirapan, naging bilanggo naman ng masamang bisyo. Ang kanyang kwento pagkatapos ng maikling paalala. Manila, it is JD and Taya. We're from Hillsong United, and we're really excited because we are going to be traveling with our friends from Young and Free to see you in June. We've added a third night, so there are plenty more tickets for you and all of your friends. So follow the link for more details because we would love to see you all there. Trabaho namin talagang bubugan. Lalo na pag nasa makina. Yung sitwasyon mo pag nasa makina, mainit. Hindi ka komportable magtrabaho. Makakaranas ka ng alon. Ganito ang araw-araw na kinakaharap ng isang engineer sa barko na kagaya ni Robinson. Tinitiis niya ang pagiging isang seaman, alang-alang sa mga mahal sa buhay. Para sa amang taxi driver, ang lahat ng pagsisikap at pagpupursige sa pag-aaral ni Robinson, marine engineering ang kursong kinukuha niya dahil pangarap talaga niyang maging isang seaman balang araw. Minsan hindi siya nakakalabas, minsan may sakit, minsan nang-hold up pa paggabi. Kaya mahirap talaga yung buhay namin. Kaya naman nang makatapos sa kurso, ay halos 2 taon ang binuno ni Robinson sa kanyang training at apprenticeship. Talagang sakripisyo, no, kasi walang sweldo eh. Yung gastos mo, yung maintenance mo sa sarili mo, sagot mo pa rin yun. Nang makasakay na siya sa barkong biyaheng ibang bansa, pinili talaga niyang masuklian ang lahat ng paghihirap ng kanyang ama sa kanila. Maganda man ang intensyon ni Robinson sa pagtatrabaho, sari-saring bisyo naman ang kanyang inatupag na dahan-dahang nagpalihis sa kanya sa maling direksyon ng buhay. Nakambal na seaman, yung alak tsaka babae. Kada puerto, lalabas ka. Ang alam mo magbibigay sa'yo ng kasiyahan, yung beer house, yung babae, yung alak. Pag umalis ka ng Pilipinas, yung Diyos na iwan sa Pilipinas. Wala akong pakialam kung ano yung ginagawa ko. Basta ang nasa isip ko noon, masatisfied yung sarili ko. Kasi may pera na eh. Malaya akong nagagawa yung gusto ko. 4 na taong umikot sa ganung sitwasyon si Robinson. Tila sumusunod sa alon at agos ng mundo. Walang direksyon,
at walang patutunguhan. Hanggang sa maanyayahan siya ng isang katrabaho sa isang Bible study. Doon niya unang narinig ang hinggil sa pag-ibig at magandang plano ng Diyos sa bawat tao. Sabi niya, Brad, ihanda mo yung sarili mo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Kasi ikaw rin gagamitin ka ng Diyos. Ako naman, hindi naman ako naniniwala. Parang walang dating sa akin eh. Pero nung sabihin niya sa akin na ikaw rin gagamitin ka niya, parang yun ang tumimo sa isip ko. Yung pagkilos ng Diyos na yun, ng time na yun na pala yun, unti-unti na pala yun, binabago na pala yun. Sa mga sumunod pang araw, ay naging malapit siya sa kanyang kaibigang nagbahagi ng kaligtasan ni Jesucristo. Unti-unting nawala ang kanyang mga bisyo. At dito niya mas lalong naunawaan ang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Ang binhi ng salita ng Diyos ay dahan-dahang lumago sa buhay ni Robinson. Nasubukan ang pananalig niya nang mabalitaan niyang pumanaw na ang kanyang pinakamamahal na tatay dahil sa atake sa puso. Sinundan iyon ng isa pang masamang pangyayari. Gaya ng nangyari sa barkong Titanic, nagkaroon rin ng butas ang barko, kaya't kinailangan nilang lumikas. Kaniligo ko lang yun, that time eh. Tapos nung nasagasaan niya yung bato, talagang bagsak ako sa ano, sa flooring ng barko. May butas daw kami, may butas. Tapos nung after that, nag-abandon ship kami. Ang pagpanaw ng kanyang ama at ang paglubog ng sinasakyang barko ang mga nagpamulat sa mga mata ni Robinson sa katotohanan ng kaligtasan at magandang plano ni Jesucristo. Naging simula yon ng marami pang paglalakbay ni Robinson kasama ang Panginoon. Narating ko na po lahat ng 7 kontinente, Antarctica, Australia, Africa, Asia, Europe, America, South America. Yung mga barko na sasakyan ko po kasi wala naman talagang Bible study. Yun ang ginagawa ko simula, sinasabi ko sa kanila. Then every Sunday, meeting tayo. Pinag-aaralan namin salvation din talaga kung ano yung unang natutunan ko. Yun ang binibigay ko rin sa kanila. Kasabay ng pagiging malalim ni Robinson sa salita ng Diyos, doon naman niya nakilala sa isang Kristiyanong kaibigan, si Leia, na kanyang naging kasintahan. Hindi nagtagal at ang kanilang pag-iibigan ay nauwi sa kasalan. Isang relasyon na sentro ang Panginoong Diyos. Sa pagdaan ng panahon, ay binayayaan sila ng Diyos ng 2 anak. Kung binata kasi ako, kahit magtagal ako sa barko, okay lang. Hindi ako naiinip agad. Pero ngayong may family na, 3 months pa lang naiinip na ako. Gusto ko nang umuwi. Kahit wala ang daddy nila, malaki pa rin yung part ng daddy nila sa kanila. Kahit isabihin mong 4 months, 6 months, malaking bagay na yun sa mga anak ko. Hanggang sa maliit sila, hanggang nagkaisip sila, nakatatak sa isip nila. Ang pananalig ng mag-asawa sa Diyos ang naging pundasyon ng magandang pagsasama ng pamilya. Patunay na anumang malakas na alon ang tumama sa pamilya ni Robinson. Hinding-hindi sila matitinag dahil kasama nila ang Panginoong Diyos sa anumang paglalakbay. Grabe, Brother Peter, I can't even imagine yung the grief that overtook him nung nawala yung tatay niya. Oh. Na he, siguro hindi na talaga kinaya, kaya dun siya nalulong sa mga masasamang bisyo. Buti na lang, nandun yung mga tunay na kaibigan, yes, na nagpakilala sa kanya sa Panginoong Jesus. Yeah, that's so true. Even if you can consider si Robinson as a, basically a good son, mm-hmm, no? Kasi he knew how to give back to his papa when he began to earn. Na-recognize niya yung hirap na dinaan, yes, ng papa niya just to put him to school. That's right. But yun nga, good enough does not get us to heaven. That's right. There's only one way, sabi nga sa Bible, I am the way, the truth, and the life. Jesus himself said that no one comes to the Father except through me. And that's why dun nagkaroon siya ng turning point. Yes. Dahil sa mga barkada niyang mababait. Yes. At saka kahit gano'ng kabait, pag talagang, you know, the rubber band, when it's stretched too far, pipitik yun eh. Mm. So our goodness can only reach so a certain point. Tama, we really need that's the so, help of Jesus that's Christ. That's so true. Kung wala sa buhay natin ang Panginoon, madali tayong matutukso sa pang-aakit ng mundo. Katulad na nakita natin sa kwento ni Robinson. Sabi nga niya, kapag sumakay na siya ng barko, iniiwan niya ang Diyos sa Pilipinas. Tama yan, Sonja. But when he came to know God, Robinson was set free from his vices. At kasama na niya ang Diyos
sa biyahe ng kanyang buhay. Mm-hmm. Hindi na niya iniiwan ng Diyos sa bahay niya kapag umaakyat siya ng barko. Mm-hmm. But when he got married, God remained in the center of their lives. Kapatid, if you don't have Christ in your life, you will be living a life without purpose. Parang paikot-ikot lang, walang direksyon. Mm-hmm. Si Robinson experienced this before he came to know God and accepted Him as Lord and Savior of his life. If you are lost right now, if you're confused, and life seems to be meaningless to you, then come to God. It's only Him that can put meaning in your life. Surrender your life to the sovereignty of God. And if you want to do that right now, all it takes is a simple prayer, a prayer to surrender to Christ and receive Him as Lord and Savior. We want to invite you to pray this prayer with us. Just say, "Dear Jesus, I come to you right now, just as I am. I'm so confused and I don't know what to do. But Lord, I know what you did in the life of Robinson. So I too want that same, the same thing to happen in my life. So right now, Lord, I confess all my sins to you. I surrender my life to you. I repent from all of my sins, all the things that I have done wrong. And I invite you into my life to be my Lord and to be my Savior. Starting this very moment, take full control of my life. I offer my future, my life to you. Thank you for loving me. Thank you for saving me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen." Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at SUN number 0925-300-3000. Kung tinanggap ninyo sa kaibuturan ng inyong puso si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, kayo ngayon ay isa ng anak ng Diyos. Ang sabi nga sa John 1:12, "Yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God." Tawagan nyo kami at ibahagi nyo sa amin ang pinakamahalagang desisyon na inyong ginawa. Ang aming hotline number ay 737-0700. Kung kayo naman ay naninirahan sa probinsya, meron kaming toll-free number. Libre ang tawag sa 1-800-1888-8700. Ang aming mga trained counselors ay nakaantabay upang sagutin ang inyong mga tawag. You can share with them whatever it is you are going through and they will give you biblical advice and they will pray for you. Tama yan, Sonja. And to all our viewers via Pinoy TV or TBN, you can contact us through Skype. Our ID is the 700 Club Asia. You can also post your prayers, your mga comments, your mga requests on our Facebook wall. Or you can chat with us live. Just log on to our website, cbnasia.org/mediacenter. Sa susunod nating kwento, bagamat lumaking Kristiyano, nalulong sa masamang bisyo si Charles dahil sa kawalan ng gabay ng mga magulang. Paano makakalaya sa buhay na pariwara? Ang kwentong yan sa aming pagbabalik. The four types of tatay. The supportive tatay. "Hello, Brad. Pass muna ako sa lakad natin, ha? May recital yung anak ko sa school, eh. Manunood muna ako." The siguristang tatay. "Anak, dala mo payong mo? Ah, cellphone. Eh, yung susi ng bahay. Huwag mong kalimutan, baka mapagalitan ka ng nanay. Lagi mo kaming balitahan kung nasan ka. Gusto namin malaman. Break it down, yo!" The hardworking tatay. "Ayusin ang lababo? Check. Bumili ng mga kailangan? Check. Magplano para sa lakad naming pamilya? Check, check, check." The astig tatay. "Top 1 ka sa school, anak? Wow! Lodi, Werpa, Petmalu, sobrang lit nun, anak." Magkakaiba man ang mga tatay, sila pa rin ang tunay na Lodi. Let's remember to appreciate them as we celebrate Father's Day this month of June. For your gift of 500 pesos, you will receive this audio CD featuring Peter Kairuz with his sons sharing about the effects of their parents' discipline to them. "Dear Mama, malungkot din kasi kung meron kang problems, sa voice tape mo na lang masasabi o sa sulat. So talagang naglolong kami sa isang mother." Sa isang relasyong may milya-milyang pagitan,
Tanging sa ganitong paraan, nakakausap ni Charles ang kanyang ina na nooy nagtatrabaho sa Kuwait. Ang kanya namang ama, bagamat isang pulis, ay hindi na gaanong nababantayan ang mga anak dahil sa tawag ng tungkulin. Mas marami na siyang time sa labas. So naiwan kami sa mga kasambahay, sa mga kamag-anak. Kami-kami lang, magkakapatid. Bagamat simula pagkabata ay naipangaral na kay Charles ang salita ng Diyos, hindi pa rin ito naging dahilan para talikuran niya ang bisyo at ang pagtikim sa bawal na gamot. Merong kulang sa buhay, mas malakas ang peer pressure para in ka. Siyempre ayaw mo rin ma-left out. Akala ko naman okay kasi siyempre parang ito na lang magpapaligaya at magigyan din ako ng kaligayahan kahit for the meantime lang. Ganun. Nang makatapos sa kolehiyo, nagtrabaho si Charles sa Taiwan bilang isang factory worker. Doon ay mistulang nakalimot siya sa Diyos at namuhay ng malaya. Subalit, okay Charles, this is your pay. You go. Di ko alam anong dahilan. Okay naman ako sa work ko. Ganun. Di ko alam kung bakit. Ang feeling ko doon, si God ang gumawa nun kasi nung pag-uwi ko, na malungkot ako, then mga friends ko, kinomfort ako. Sa kanyang pagkakasadlak, doon siya muling tumingala sa Panginoon. Iniisip ko, may mga tumulong sa akin, mga nag-mentor, mga pastor, mga leaders sa church. Ginaid kami sa Bible, ganun. So bumalik ako sa church. Nabuksan naman ang bagong yugto sa kanyang buhay nang makilala niya si Veronica. Nakalaunan ay kanyang naging may bahay. Hindi nagtagal ay nakipagsapalaran sila sa United Arab Emirates at doon bumuo ng sariling pamilya. Si God, hindi kanya pababayaan. Yung sa trabaho na pinalit ni God, ang layo ng diferensya dun sa blessing na binigay na tinatamasa namin hanggang ngayon. May maayos din siyang relasyon sa mga magulang at isang kapatid na naroon din sa United Arab Emirates. Ang isa naman niyang kapatid ay nasa Pilipinas. Kung noon ay nakaramdam ng kakulangan, ngayon ay tinatamasa ni Charles ang kasaganaan dahil kay Jesus. It's no guarantee na even if you're born into a Christian That's home right. that you'll end up a very serious Christian mm-hmm. in the Lord. You need to make that decision That's right. for yourself in life. Alam niyo po, freedom is sought after by all. Children want freedom from parental control. Mm-hmm. Those who consider themselves poor want freedom from poverty. Those who feel oppressed want freedom. We want freedom from the shackles of hurt and that binds us, yung mga emotional oppression. But the true freedom is only found in Jesus Christ. In John chapter 8, verse 36, we read, "So if the Son sets you free, you will be free indeed." Sa wikang Tagalog, kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Amen. From this historic Aguinaldo Shrine, we thank you for watching. We hope that you have been inspired and given hope by all the stories we featured on the show. Remember, we can only find true freedom in Jesus Christ. His perfect truth gives us the freedom to be all that we can be and to fulfill God's plan. Amen. God bless you all! Ngayong Martes, paano ba magmahal? Tatanungin ko si Benji. Itatanong ko rin yan kay Hazel. Magkaibang mundo, pero pinagbuklod ng pag-ibig. Tunghayan ang love at kilig love story ni na Benji at Hazel. Mahal mo siya, pero may mahal pa siyang iba. Saan hahantong ang kanilang complicated relationship? Tuloy-tuloy ang buhay! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA pagkatapos ng Alisto.